Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action comedy film na pinamagatang Riders of Justice. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa Tallinn, Estonia, kung saan ang isang matandang pari ay pumunta sa tindahan upang bumili ng bisikleta para sa isang batang babae. Ipinakita ng tindero ang isang pulang bisikleta, ngunit sinabi ng batang babae na gusto niyang magkaroon ng kulay blong bisikleta. Gayunpaman, pinaalam sa kanila ng tindero na hindi sa ngayon available ang blue, at sumagot naman ang batang babae na hihintayin niya ang pagdating nito. Lumalabas na bibilhin ito ng pari bilang regalo sa kanyang pamangkin ngayong Pasko. Sinabi niya sa bata na meron pa namang natitirang oras bago sumapit ang Pasko kaya dapat silang maghintay para dito. Pagkaalis nila sa tindahan, tumawag ang tindero sa telepono. Huminto ang isang van sa harap ng istasyon ng tren kung saan nakakadena ang isang blong bisikleta sa poste. Pinutol ng mga lalaki ang chain, isinakay ang bisikleta sa van at nagmamadaling umalis. Lumipat ang eksena sa Afghanistan, kung saan ipinakita sa atin ang pangunahing karakter na nagngangalang Marcus. Isa siyang magiting na sundalo at naroroon siya para sa isang misyon. Tinawagan niya ang kanyang asawang si Emma upang tanungin kung kumusta na sila ng kanilang anak, at sumagot naman ang kanyang nag-aalalang asawa na ninakaw sa istasyon ng tren ang bisikleta ng kanilang anak na si Andrea, at ngayon, ihahatid niya ito sa paaralan ngunit ayaw ding mag-start ng kanyang sasakyan. Tinanong ni Emma kung kailan siya uuwi, ngunit nadismaya siya nang malamang hindi pa siya makakabalik sa loob ng 3 buwan. Dahil sa sirang sasakyan, nagpa siya si Emma na dalhin ang kanyang anak sa paaralan sa pamamagitan ng tren. Sa sumunod na eksena, ipinakita sa atin ang 2 lalaki na nagbibigay ng presentation sa kanilang mga superior, at ang kanilang mga pangalan ay Otto at Leonard. Nagpakita sila ng isang walang kwentang algorithm at iginiit na magagamit ito upang mahulaan ang mangyayari sa hinaharap. Pinaalam ni Otto na ang lahat ng mangyayari sa hinaharap ay batay sa mga pangyayaring naganap sa nakaraan. Gayunpaman, ang lahat ng mga taong tumitingin sa presentasyon ay inisip na walang kwenta ang algorithm. Sa makatuwid, hindi na-impress ang kanilang mga boss at tinanggal sila sa trabaho. Pagkatapos nito, sumakay na si Otto ng tren pauwi. Habang nakaupo siya sa tren, nakita niya ang isang kalbong lalaki na may tato sa kanyang mukha at agad na naghinala sa kanya. Samantala, nagmamadaling tumayo ang isa pang lalaki, itinapon ang kanyang pagkain at lumabas na ng tren. Kasunod nito, pumasok na rin sina Emma at Andrea sa parehong bagon ng tren. Dahil maraming pasahero, ibinigay ni Otto ang kanyang upuan kay Emma. Noong una, normal lang ang takbo ng tren ngunit pagkaraan ng ilang sandali, bumangga ang sinasakyan nilang tren sa isa pang tren at napinsala ito ng husto. Maraming tao ang namatay sa aksidente at kabilang dito si Emma. Gayunpaman, nakaligtas sina Otto at Andrea at nagtamo lang ng kaunting sugat. Lumipat ang eksena sa ospital kung saan patuloy na tinitingnan ni Otto ang batang babae, na sobrang nalulungkot sa pagkawala ng kanyang ina. Labis ditong nakonsensya si Otto, dahil sa sandaling ibinigay niya kay Emma ang upuan, namatay siya sa aksidente. Kung hindi niya sana inalok ang upuan sa babae, buhay pa sana ang ina ng bata. Ang pagkamatay ni Emma ay agad na ipinagbigay alam kay Marcus, at parehong nabigla at nalulungkot sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na asawa, na matagal na niyang hindi nakikita. Agad na lumipad pa uwi si Marcus, ngunit napuno siya ng pagsisisi at nahihiya sa kanyang sarili dahil hindi niya napangalagaan ang kanyang pamilya. Nang makarating si Marcus sa ospital, agad na niyakap ni Andrea ang kanyang ama at umiyak. Pagkatapos, kinausap ni Marcus ang nurse at sinabing gusto niyang makita ang kanyang asawa sa huling pagkakataon. Sinabi sa kanya ng nurse na wala na sa hugis ang katawan ni Emma at maaari itong makaapekto sa kanyang pag-iisip, ngunit sinabi ni Marcus na gusto niya pa ring makita ang kanyang asawa. Pagkatapos ay dinala na si Marcus kay Emma, at labis na nadurog ang kanyang puso sa nakita. Nang umuwi na si Otto, binuksan niya ang telebisyon at nakita ang 11 namatay sa aksidente, at kabilang sa kanila ang lalaking may tato ng agila sa mukha. Nabunyag na ang lalaki ay dating miyembro ng biker gang na nagngangalang Johan. Napag-alaman na ang lalaki ay magtetestigo sana laban sa mga kasamahan niyang miyembro sa gang at sa gang leader na nagngangalang Kurt Olsen. Kalaunan, pumunta si Otto sa police station at sinabi sa kanila na hindi talaga aksidente ang nangyari sa tren, kung titingnan lang nilang mabuti ang datos na meron siya. Kanyang sinabi na si Johan at ang kanyang abogado ay parehong namatay nang sila ay nagbabalak na tumestigo laban sa kanilang sariling gang sa loob ng 13 araw.
hindi ito isang aksidente, kundi isang planadong hakbang. Pinasalamatan ng mga pulis ang mga pagsisikap na ginawa ni Otto, ngunit tila hindi sila interesado sa mga ibinigay niyang datos. Sinabi nila na ang pagkamatay ni Johan ay walang kinalaman sa aksidente, at nagkataon lang na ang lalaki ay nasa maling lugar sa maling oras. Samantala sa bahay, nahihirapan si Marcus na pakitunguhan ang kanyang anak na babae, at ang kanilang relasyon ay nagsimula nang magkaroon ng lamat. Sa ibang lugar, pinuntahan ni Otto ang kanyang kaibigan na si Leonard at inutusan siyang ihack ang datos ng gym na tinatawag na Fitness World upang makahanap ng ilang impormasyon tungkol kay Johan. Samantala, iminungkahi ni Andrea sa kanyang ama na humingi siya ng tulong sa isang propesyonal dahil hindi pa siya nakikipag-usap sa sinuman mula nang mamatay ang kanyang asawa. Dahil wala siyang masabihan ng kanyang nararamdaman, maaari itong makaapekto sa kanyang kalusugan. Gayunpaman, tumanggi si Marcus na humingi ng tulong. Hindi nagtagal, pumunta sina Otto at Leonard upang makita si Marcus at pinaalam sa kanya ang tungkol sa research na kanilang isinasagawa. Nilinaw sa kanya ni Otto na ang nangyari sa tren ay hindi talaga isang aktwal na aksidente. Nang marinig ito, nagpa siya si Marcus na ipaghiganti ang kanyang asawa sa anumang halaga. Ang kaibigan ni Otto na si Eamon ay gumamit ng facial recognition para matukoy ang kahinahinalang lalaki na umalis sa tren ilang segundo bago nangyari ang aksidente bilang isang Egyptian mula sa Cairo. Pinababa ni na Otto at Leonard ang threshold ng facial recognition sa 95% at naghanap ng mga katugma na merong tirahan sa Denmark. Ang taong may pinakamataas na match sa Denmark ay si Paul Olsen at agad siyang nakilala ni Otto mula sa tren. Pagkatapos, sina Otto, Leonard at Eamon ay pumunta sa bahay ni Marcus. Sinabi nila kay Marcus na si Paul Olsen ay kapatid ni Kurt Olsen, ang presidente ng Riders of Justice, at ang namatay na lalaking may tato sa tren ay malapit na sanang tumestigo laban sa kanya. Nang gabing yun, inis na inis si Marcus habang naghihintay kay Andrea, na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin umuwi at hindi rin sumasagot sa telepono. Nang oras na makauwi ang anak, meron siyang kasamang isang teenager na lalaki. Nang makita sila, si Marcus ay agad na nakakuha ng hindi magandang vibes sa kanya. Nang bastusin ng binata si Marcus, agad siya nitong sinuntok. Dahilan para magalit si Andrea sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, nagpa siya rin si Marcus na humingi ng tawad sa binata. Kinaumagahan, nagpa siya ang grupo na imbestigahan si Paul Olsen. Pumunta sila sa kanyang bahay at sinubukang kumuha ng impormasyon tungkol sa aksidente, ngunit tinutukan sila ng baril ng leader ng biker gang. Dahil dito, hindi na nakontrol ni Marcus ang sarili at napatay si Paul Olsen. Agad na pumasok si Leonard sa bahay upang idispatsa ang mga ebidensya, gaya ng mga fingerprint ni Marcus na maaaring magdulot ng problema sa kanila. Nang simulan niyang gawin ang trabaho, nakita niya ang isang batang Ukrainian na nagngangalang Ivan, na nakahubad at merong nakabusal sa kanyang bibig, ngunit hindi niya ito pinakialaman at iniwan lang ang lalaki doon. Nang gabing yun, nang makauwi na si Marcus, inimbitahan ni Andrea ang kanyang kasintahan para maghapunan. Habang sila'y kumakain, pinaalam ng lalaki kay Marcus na naiintindihan niyang nagdadalamhati pa rin siya sa pagkamatay ng kanyang asawa, ngunit ang kanyang pag-uugali ay masyado nang nagiging bayulente dahil hindi siya nag-o-open up sa sinuman. Iminungkahi din ng bata na makipag-usap siya sa isang propesyonal, gayunpaman, muling tumanggi si Marcus. Pagkatapos ng hapunan, habang siya'y nanonood ng telebisyon, nakita niya sa balita na si Kurt ay hindi nahatulan dahil namatay ang witness sa pagbangga ng tren. Nagsalita si Kurt sa media at sinabi sa kanilang nalulungkot siya sa pagkawala ng kanyang kapatid, ngunit nagdaos pa rin siya ng isang party upang ipagdiwang ang kanyang paglaya. Sa sumunod na eksena, ipinatawag ni Marcus sina Otto, Leonard at Eamon sa kanyang kamalig at inutusan silang kunin ang lahat ng impormasyon tungkol sa Riders of Justice dahil balak niyang ipaghiganti si Emma. Sumang-ayon dito si Otto, ngunit sinabi niyang hindi nila papatayin ang sinuman. Pinaalam sa kanila ni Marcus na ang pagkuha lang ng impormasyon ang kailangan nilang gawin at siya na ang bahala sa iba. Nakita ni Andrea si Marcus at ang kanyang grupo na magkasamang umalis sa kamalig. Nakilala niya si Otto bilang ang lalaki sa tren at tinanong ang kanyang ama kung sino sila. Nagsinungaling si Leonard at sinabing isa silang therapy group na tumutulong sa pinagdaraan ng trauma ni Marcus. Nang marinig ito, naging masaya si Andrea nang makitang sumunod si Marcus sa kanyang iminungkahi. Sa sumunod na eksena, pinahirapan ng biker gang si Ivan para makakuha ng impormasyon at humantong ito para ma-identify nila si Eamon.
Samantala, sinubukang magtrabaho ni Eman sa computer sa kamalig ni Marcus, ngunit wala siyang natatapos dahil lumang-luma na ang computer ng sundalo. Dahil dito, sinabihan niya ang iba na pumunta sila sa kanyang bahay para kunin ang kanyang computer. Pagkatapos, nagtungo na sila sa kanyang apartment ngunit lingid sa kaalaman nila, hinihintay na pala sila ni Kurt at ng kanyang mga tauhan. Nang papasok na sila sa apartment, tinangkang barilin ng biker gang si Marcus at ang kanyang grupo. Gayunpaman, nagawang patayin ni Marcus ang mga umaataking biker at nailigtas si Ivan. Pagkatapos, kinolekta ni Marcus ang mga armas ng mga patay na gangster at planong gamitin ito kung kinakailangan. Kasunod nito, bumalik na sila sa bahay ni Marcus upang magtago mula sa iba pang miyembro ng rider gang na naghahanap sa kanila. Samantala, gumawa si Andrea ng timeline sa dingding ng kanyang kwarto ng mga kaganapang may kaugnayan sa pagkamatay ng kanyang ina. Sa kabilang banda, nahack ni Eman ang telepono ng mga gangster at nalaman na merong meeting si Kurt sa kanyang mga tauhan sa isang restaurant. Nang malaman ito, ang grupo ay nagmamadaling nagmaneho papunta doon. Nang makarating sa restaurant, nagawang mapatay ni Marcus si Kurt at ang tatlong lalaking kasama niya. Nang makabalik sa bahay, nakita ni Otto ang pader sa kwarto ni Andrea, na naglalaman ng lahat ng mga kaganapan at nalaman na nagsimula ang lahat ng ito nang manakaw ang kanyang bisikleta. Ipinaliwanag niya sa babae na merong infinite number of events na humantong sa pagkawasak ng tren at ang pagsisikap na makahanap ng isang dahilan upang maipaliwanag ito ay walang kwenta. Samantala, ipinaliwanag ni Ivan kay Leonard na si Pal Olsen ay hindi sumakay sa naaksidenteng tren dahil magkasama sila ni Pal sa labas ng bansa nang mangyari ito. Nang makita ang resulta ng facial recognition, nakumbinsi sina Leonard, Otto at Eman na ang kahinahinalang lalaki ay isa lang inosenteng Egyptian tourist na kahawig ni Pal at ang ibig sabihin nito ay mali ang kanilang krusada laban sa Riders of Justice. Sobrang nagalit at nadismaya si Marcus, at sa wakas ay binitawan na ang kanyang maling ipinaglalaban. Samantala, ang mga natitirang rider ay ginamit ang impormasyon mula sa mga post sa social media ng nobyo ni Andrea, at inatake ang grupo sa bahay ni Marcus. Ginawa nilang hostage si Andrea, habang si Marcus naman ay inutusan ng mga gangster na ibaba ang kanyang hawak na armas. Sina Otto, Leonard at Eman, gamit ang weapon training na ibinigay sa kanila ni Marcus, ay tinambangan ang mga masasamang biker, napatay silang lahat, at sa huli ay nagawang mailigtas sina Marcus at Andrea. Lumipat ang eksena sa araw ng Pasko, kung saan nagsama-sama ang grupo para magdiwang at magpalitan ng mga regalo. Nagkasundo na rin sina Marcus at Andrea, at ang natanggap na regalo ng dalaga ay isang pulang bisikleta. Samantala sa isa pang bahay, ang batang babae mula sa simula ng pelikula ay natanggap ang asul na bisikleta ni Andrea bilang kanyang regalo sa Pasko mula sa pari, at nangyari ang lahat ng ito dahil lang sa kagustuhan ng batang babae na magkaroon ng asul na bisikleta. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng dalawang beses ang dislike button para lang makasiguro.